sobrang tuyo ang lupa. Pero itong aking tanim na, actually seedlings lang to, ng black hamburg at saka black ribier. Nagso-survive sila dito kahit tuyong-tuyo ang lupa, oh. Parang alikabok na nga lang. Nakikita ko, napakaganda ng potential ng ubas na to. At sa episode na to, ipapakita ko kung paano mag-propagate ng ganitong variety ng ubas. Meron ako ditong coco peat. Ang gagawin ko dito, babasain tubig na may hydrogen peroxide or agua oxigenada. Then, hahaluin. Hindi naman siya basang-basa. Kailangan lang merong konting moisture na magsusustain ating mga para makapag-develop sila ng ugat sa loob ng 2 to 3 weeks. Ang sunod natin gagawin ay ilalagay natin siya sa ating improvised rooting chamber. Itong rooting chamber na to ay nasubukan ko nang effective talaga ang paggamit. Kaya for the second time, gagamitin ko na naman siya. Kaya hindi ko pinuno muna sa unang pagkakataon kasi ilalagay natin dyan sa level na yan ang base ng ating mga grape cuttings. Ang ating grape cuttings ay binabad siya sa rooting solution sa loob ng 48 hours. Yan. Kung mapapansin ninyo, meron ng buds na lumabas. Ito ay Everest variety. First time kong magpapaugat nito. Ito ay bigay lang sa akin ng kaibigan ko na nagpadala nitong iba nating varieties. Kasama naman niya, black hamburg. So, kung makikita nyo, meron na rin bud break. Meron na rin ilang pirasong lumalabas ang mga buds. Ang gagawin ko rito ay ilalagay ko siya dito sa ating rooting chamber. Pwede naman siyang hindi tanggalin sa pagkakatali. Pero preferred ko na pag-iwahiwalayin sila si bandang huli. Mangyayari niya, magbubuhul-buhul ang ugat kapag masyado silang magkakalapit. So, sa ngayon pa lang, paghihiwa-hiwalayin na natin. Ganyan. Wala namang problema kung magkakalapit sila. Ang problema lang yan later on, kapag ka nagkaroon na sila ng mga ugat, kapag natapos na ang ating callusing at ito-transfer na natin sila sa seedling bag, kung minsan yung mga ugat niya entangled or nagkakaputol-putol sila. Kaya ngayon pala ang ginagawa ko, pinaghihiwa-hiwalay ko na. Sa ganitong paraan, nakakapag-develop ng medyo malalaking roots. Kung nakita ninyo yung tanim na natin doon sa ating growing bed, pinatubo ko yun sa ganitong paraan. Posibleng ito rin ngang rooting chamber na to ang ginamit ko. Sunod natin ilalagay yung ilang cuttings ng Everest variety. Tinitingnan ko, wala pa naman siyang lumalabas na ugat. So, tingin ko, mas pabor na ang gawing propagation method ay callusing. Lalagay natin siya sa rooting chamber para mag-allus and eventually, magdi-develop siya ng mga ugat. At kapag na-develop na yung mga ugat niya, after 2 to 3 weeks, saka natin siya ililipat sa seedling bag. Kapag matured na, na pwede na siyang i-transfer sa lupa, doon naman siya pwede i-transfer sa talagang pagtataniman sa kanya. Sa paggagawa nito, kinakailangan na totally natatakpan ng rooting medium ang lahat ng mga cutting. Kasi kapag hindi,
yung bud na naka-expose ay maaaring mag-develop ka agad or maglabas agad ng bud na wala pang matibay na ugat, then eventually mamamatay lang din siya. Ang sunod natin gagawin after na mapuno na natin siya ay lalagyan na natin siya ng ating pantakip. Ito ay high-tech na pantakip. At the end, papakita ko kung paano yun din ang gagawin natin dito sa isa nating variety, which is Black Ribier. So itong ating Black Ribier, wala pang lumalabas na buds. Ang makita natin na masyadong vigorous ang development ng buds dun sa part ng Black Hamburg. Lalagay ulit natin siya sa ating improvised rooting chamber. Paghiwalay-hiwalay natin ng konti para magkaroon ng distansya ng pag-uugat, lalagyan natin ng cocopeat. Tapos tatakpan ulit natin ng ating high-tech na pantakip. Ang purpose niya, kung bakit kinakailangan na may takip, para ma-preserve yung moisture niya sa loob, para hindi matuyo ang ating mga cutting. Hindi rin naman kinakailangan kasi basang-basa. Kasi kung basang-basa yan at nakulog, eventually magdi-develop na ng mold. Magiging dahilan din kung bakit hindi siya tutubo. Para masiguro natin na hindi maghihiwalay ang ating high-tech na takip at saka yung ating rooting chamber, ilalagyan natin ng high-end na seal. Para sigurado tayong hindi maliligaw ang ating ginawa, ay lagyan natin ang pangalan. Ganun din ang gagawin natin dito sa ating Black Hamburg at Everest. Pangalanan natin ulit. Kita-kita tayo ulit after 3 weeks.
Ang sunod palang gagawin, after nito balot na natin siya, lagyan natin ng seal. Ang sunod na gagawin ay itatabi siya sa isang madilim na lugar na hindi naaarawan at hindi rin naman basa. At hintayin natin kung anong maging resulta nito after 2 to 3 weeks.